So, eto. Dito, kailangan mong katingan to para maipasok mo siya, mga kamasta. No? Ayan, both side. Ayan. Kung saan banda yung isusok-sok mo. Kasi pagka may mga edges yan, so may pagsusok-sokan mo, mahirap ipwesto, mga kamasta. Dapat ang kukunin nyo pagka bumibili kayo o nagpa-purchase kayo ng mga ganito, ay dapat may mga pang-ventilation tayo. What's up, mga kamasta? Magandang umaga sa inyong lahat. So, nandito tayo sa project natin dito sa Bambang Nueva Vizcaya. Ngayon, mga kamasta, no, bibigyan ko lamang kayo ng tips sa paglalagay nga ng spandrel natin. Kasi ngayong araw na to, ayan, mag-i-install tayo ng spandrel, mga kamasta, no. So, tingnan muna natin yung mga materials at titingnan natin kung ano yung mga tools na kakailanganin natin sa ating pag-i-install at kung ano yung procedure ng ating pag-i-install. So, let's go! Ito yung mga kailangan nating materials. So, nandito na yung mga spandrel natin. So, ang kapal niyan, mga kamasta, 0.5, ano? Ngayon, beige, ano, mga kamasta, ano? Kasi yan yung base natin. Kasi may mga kulay na tayo nauna dito, spandrel na nauna. So, ngayon, ang kailangan pa natin is yung end moldings. So, pagka ang lalagyan yung mga kamasta is magbabox, okay, magdra-drop lang. Hindi na natin kailangan ng center moldings. So, puro end moldings na yan. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga sukat-sukat na yan. So, tingnan natin yung kailangan pa doon, mga kamasta. No? Kamasta, sa pagkakabit ng ating spandrel, ano, ang kailangan natin mga tools ay kailangan natin ng barena. It's either cordless o kaya ganitong klaseng barena. At saka yung ating gunting, dalawang klase ito, mga kamasta. No? Then, kailangan natin ng level hose o kaya roller, mga kamasta. No? So, pwede mo isabay yan sa level ng bawat fascia board at saka dapat dun sa may ating end moldings. Then, ito ang ating blind rivets. Ang kalimitan ng ating ginagamit para dun sa ating paglagay ng ating spandrel ay 1/8 by 3/4. Mas maganda pag medyo mahaba. Ayan. So, mag-umpisa na tayo. Ayan, tingnan natin dito. Ayan. So, yung end moldings natin, ito. Kinakat namin ito, mga kamasta, para dun sa may pagkakapitan ng concrete. Ayan. So, ito yung indri-drill mo dun sa may concrete niya. Ayan, oh. So, kanya-kanyang diskarte yan kung paano kayo maglagay ng mga end moldings. So, yung paglagay mo ng end moldings, ito yung nakababa. Ito yung kakapitan ng ating spandrel. So, ayan, guguntingin mo lamang siya. Then, lalagyan mo ng butas. So, yun na yung magiging base natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, ayun na yung ikakabit na end moldings niya. Ayan, shoutout sa mga tropa nating batak, ano? Tropang batak ng ating ayan, pag-i-install. So, mapapansin nyo may mga lapis na yan. Nailagay na rin yung kung paano nga ba yung mga butas ng ating end moldings. Then, ididikit na lang doon o kaya i-screw na lamang. Ayan, o. Oh. So, tingnan natin. So, dito mga kamasta, ayan, ibabox lamang yan. Naka-box lamang na ganyan. So, hindi natin kailangan ng center moldings papunta doon. So, box lang siya. Naka-drop lang. So, ganyan lang yung pagpwesto. So, yun ang kakapit dun sa may wall. Ayun. Yung end moldings na yun, dun mo ikakapit yun. Sa may drenil na. Ayun. So, yun. Para kumapit yung ating end moldings dun, mga mas ano. Ayan. Yung drenil mo, mas malaki yung concrete nail na inyong ilalagay. Ayun. So, para hindi mabitak yung wall, mas maganda pa rin pagka na-drill yan. Hindi yung naka-direct na pinapako mo lamang yung concrete nail para dun sa paglalagay. Ano. So, yung concrete nail na yun, 1 inch lang yun, mga kamasta. No? So, ayun mga kamasta, no, ayan, naikabit na yung isa sa mga end moldings natin. Ayan. Silipin natin sa taas. Ayan, ganyan lang siya mga kamasta, no. Ayan lamang. So, yan ang pinakauna yung gagawin kung may mga fascia cover na siya. Okay na yan. So, mas maganda kapag sa bagay, kalimitan naman mga kamasta, pag nagkabit ka ng gutter, may fascia cover na yan kaagad.
kamasta, oh. Ibang linis tingnan, napakagandang tingnan, no. Ayan, nailatag na natin. Then ipapakita natin kung paano nga ba natin 'yan nilatag, ano. So, ayan. So ngayon, pinapapinturahan muna natin yung mga portion na may kalawang para hindi sayang yung time na naandyan at saka the same time kasi matatakpan na yan, ano. Tingnan natin dito sa taas. So kada isang spandrel, ano, ang nakakain na itong mga kamasa, itag dalawang blind rivets. Ayan, o, itag dalawang blind rivets yan. So ituturo ko rin sa inyo kung paano nga ba mag-estimate yan. Ayan, so sa ngayon, tingnan muna natin kung paano nga ba yung installation niya. So napakadali lang yan mga kamasa, bali ilalak mo lang yan. Basta may end moldings ka dito and then fascia cover. So continuous lang yan, ipit-ipit mo lang, then rivets mo lang siya mga kamasta, no. Ayan. Kita natin kung paano nga ba magkabit mga kamasta, no. Ayan, yan yung ating spandrel, ayan. So isa-isa lang yan mga kamasta, hindi pwedeng sabay-sabay. So eto, dito, kailangan mong katingan to para maipasok mo siya mga kamasta, no? Ayan, both side. Ayan. Kung saan banda yung isusuksok mo. Kasi pagka may mga edges yan, so may pagsusuksokan mo, mahirap ipwesto mga kamasta, no? So mas maganda pagka kinakatingan niya yan. Ayan. Ayan, both side siya. So tingnan natin. So yun, diba? Ang bilis isok-sok. Then, barinaan lang natin. Then, ang gamit natin dyan na rivets mga kamasa, no? Kalimitan yung iba ginagamit nila, 1/8 by 1/2. Pero yan, 1/8 by 3/4 yung ginamit natin, ano? So ang purpose niyan kung bakit 3/4 yung ginagamit natin mga kamasta. No? Kung mapapansin nyo, ito kasing end moldings, makapal siya mga kamasta. No? Ayan o, makapal. So ibig sabihin, pagka 1/2 kasi yan, medyo bitin. Kumbaga sakto-sakto lamang siya. So mas maganda pagka medyo mahabay yung ating blind rivets para mailock niya ng maigi. Ayan o. So tingnan natin na maigi, mas ma-close. So shout out po sa nagtatanong kung paano nga ba magkabit ng spandrel, ano. Ayan, mabilis na kasagutan po yung ating ginawa. Ito na. So patuloy tayo mga kamasta, no.
ano, yun, sa pagdating naman sa pinaka-joint niya sa taas, ganun din lang, gagamit ka lamang ng end moldings, ganun din yung procedure niya mga kamasta, no? Ayan, so tingnan natin maigi. Ganun din yung paglagay ng end molding sa pinaka-joint niya sa taas mga kamasta, no? Lalo sa mga A-type na klase ng bahay, ayan, yung paglagay ng spandrel. So ayan mga kamasta, pwede nyong tantsahin yung haba niya. Kasi mahaba naman yung end moldings natin eh, nasa 2 inches yan. So pagka nabitin yung spandrel nyo, ng kahit na 1 half lang, pwede nyong i-adjust yan. Ayan o. Ayan. So para pantay na pantay. So, isa pa na klase ng spandrel mga kamasta, no? Hindi naman sa klase kundi yung paglalagay mo ng spandrel, hindi mawawala dapat ang may mga pang ventilation natin, ano, yung may butas. So importante to. Dapat ang kukunin nyo pagka bumibili kayo o nagpa-purchase kayo ng mga ganito ay dapat may mga pang-ventilation tayo. Which is minsan o kalimitan nilalagay natin to sa may mga pinaka-dulo o pinaka-gitna niya. So depende na yan sa installer na maglalagay mga kamasta. No? Yan. Yun lamang po yung ating may babahagi patungkol nga sa pag-install natin ng spandrel. At sana po may nakuha tayong konting tips sa ating pag-install. So yun ang mga kamasta, no? Mag-ingat po kayong lahat at shoutout po sa nagpapaturo kung paano nga ba magkabit ng spandrel. Napakadali lang na ito mga kamasal, basta lagi po kayo mag-iingat at lagi nyo iingatin yung sarili nyo, yung mata nyo sa pag-i-install kasi napakadelikadong trabaho po yan mga kamasta, no? So, yun mga kamasta, mag-iingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!